Hello everyone, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, good evening. Kumusta kayong lahat? At least po, kung nasaan man kayo ngayon, binabati namin kayo ng magandang araw. Sana ay nag-e-enjoy kayo sa mga previous na mga episodes dito sa What's Your Step na Series 2 at sana ay meron kayong natututunan. Well, ang pag-uusapan natin ngayon ay may kinalaman sa nakaraang napag-usapan natin. Di po ba? Naalala nyo pa ba? Napag-usapan natin na huwag nating hawakan yung mga corals. Pero minsan may mga divers at may mga snorkelers na ang ginagawa nila, nagsusuot naman sila ng mga gloves. Ako, sinasabi ko po, gusto kong sabihin sa inyo na kapag nagda-dive ako minsan, kapag malamig ang panahon, nagsusuot din ako ng gloves kasi lamigin po ako eh. Kaya minsan at least nakakabawas po ito sa lamig. Pero ang pag-uusapan nating tip ngayong araw na ito, lalo na kapag masyado kayong malapit sa mga coral reefs, huwag na huwag kayong magsuot ng mga gloves. O bakit nga ba na pinapaiwas tayo sa pagsuot ng gloves? Well, sabi nga po ng maraming mga divers, ang gloves po ay nagbibigay sa atin ng parang false sense of security. Bakit? Kapag kami suot tayong gloves, minsan mas natetempt tayo na hawakan natin ang mga corals. Pero ang totoo po nito, hindi naman talaga tayo kayang protektahan ng mga gloves na ito. Bakit? Sapagkat may mga corals na kaya tayo itong i-sting o i-poison tayo nito. May mga deadly animals na mga corals na naka-camouflage na minsan akala natin mga bato. At kung aksidenteng mahawakan natin ito, syempre malalagay sa alanganin ng ating kalagay. Nako, may i-sting yung ating mga kamay o yung ating mga paa. Kaya napakahalaga po kapag tayo ay nagda-dive o tayo ay nag-snorkel, i-ensure natin na tayo ay safe na safe. Pero syempre, ensure din natin na safe din naman ang mga corals sa palibot natin. Sa pamamagitan ng hindi natin paggamit ng gloves, ay napoprotektahan din naman natin ang mga corals. At na-enjoy natin ang ating dive. Hindi lamang tayo, kasama na rin ang mga future generation para ma-enjoy din nila at makita din nila ang napakakagandang mga coral reefs dito sa Pilipinas at sa ibang lugar pa sa buong mundo. So yan po, sana po ay may natutunan kayo. Sana po ay iwasan natin itong mga ito ayon sa best practices ng Green Fins na siyang nagpo-provide sa atin ng mga materials na dinidiscuss natin dito sa Series 2 ng What's Your Step. Kita-kita ulit tayo sa susunod na tip. See you!